iba siya nung nakaraang mga ano kasi ako special to sa akin kasi after 7 years kumbaga last kasi na nagkaroon ng medal is 2015. Ooh. So 7 years na inantay ko, kumbaga nag-prepare pala ako dito na nabigyan ako ulit ng opportunity na ito, kumbaga mag-perform ulit ng ano, despite sa mga nakaraang, di ba, nagkaroon kasi tayo ng mga pandemic. So, nagkaroon kami ng gap ng ano, hindi nakapaglaro ng ano, ng 2019 sa supposedly dito. So, nagkaroon ng, kumbaga sabi nila, baka hindi rin matutuloy ngayong edition, yung 11th edition. Mm-hmm. So, nagkaroon siya ng ano. So, sabi ko sa sarili ko, hindi ko sasayangan yung opportunity na to. So, ayun, nagbunga naman po. Alright, lipat ako kay Roland. Roland, bilang kapitan ng ating swimming team at patungan ko na yung sinasabi ni Paolo na maganda yung ginawa natin. The swimming team did so well dito in this edition. Pwede mo ba ikwento, ano naging sikreto ng buong team? You know, ikaw, si Marco, si Ariel, si Angel, napakaganda ng mga performances nyo. In general, pati na rin ikaw, obviously, from an individual standpoint. Ano naging sikreto dito? Siguro po, dahil sa ano, kung parang ng swimming team sa laro, dahil sabi nga ni Guy Gerald, medyo matagal na rin bago kami nagka-ASEAN para games. So, at saka ano, yung tsaga talaga, yung pag-pick up ng team, andun. Palang, umpisa pa lang ng training, maganda na yung pinapakita ng mga bagong athlete at saka yung mga veteranong swim. Marco, 2 gold medals, 100 meter freestyle at 50 meter freestyle. At rookie ka pa lang. I could only imagine what you felt. Na-nervous ka ba bago yung para games? Sorry, naka-mute ka yata. Oh, baka naka-mute si... Yan! Game. Para sa akin po kasi, hindi ko ipapagawal lang po ako. Siyempre natin, hindi po mawala din yung kaba. Oo. So, kahit natin po, pinipil kung ano, so, yun talagang pangarap po natin. Yun talagang team. Okay, we're having a little audio problems with the Marco right now. Ang ganda rin ng kwento ni Marco from napanood pa kita kahit noong mga 2014, 2015 sa palarong pambansa ano na hindi ka pala nanalo noon sa palarong pambansa. Ngayon, ito may ginto ka na dito sa Paralympic Games. Congratulations to you. Gerald, balik lang ako sa iyo saglit. Ito ba yung ganda ng ipinakita mo rin na dito? Nagbunga rin ba to dahil doon sa kahit papaano magandang pinakita mo sa Tokyo? Alam ko na break mo yung personal record mo no sa Tokyo nung nag-usap tayo last time dito sa The Game. Yes sir, kumbaga yung momentum andun na siya kasi hindi naman ako nung minto ng training do kasi after ng Tokyo talagang sabi ko nga po talagang mag-prepare talaga ako dito sa Southeast Asian na po kasi for the longest time nga po is nagwala kumbaga yung pagkakataon na ano before kasi wala pong 7 years na ako na wala pong medal. So, alam mo yun yung parang gutom na gutom ka na ano na mag-produce ulit ng ano. So, yun yung ano lang eh. And of course, nagkakaroon ka rin ng kumpiyansa sa sarili. Kasi nga po yung instinct ko sa Tokyo is nagkaroon po ng magagandang record yung ano, although hindi naman di tayo nakakuha ng medal. Pero yung personal best ko is na-reach ko sila eh. So, I mean, nakuha ko eh. So, yun yung nag-ano ng momentum para may tuloy-tuloy po yung ano eh. Yung nangyari ngayon po.